Hello, my dear brothers and sisters in Christ. How are you doing today or tonight? Or any set of time that you are now in your country? So, here I am with you tonight to continue our story. But before doing that, we are going to acknowledge our God, Heavenly Father, because He is worthy to be praised. Oh, glory to you, Lord God. Hallelujah. Forgive us our sins, Lord, if we have committed anything that is not your will or meant, that is against your will. Forgive us, Lord. Oh, God. Oh, glory to you, Lord God. Hallelujah. And I thank you so much, Lord, for everything. I thank you for the gift of life. Thank you, Lord, that in our area here, that wala kami na ano sa bagyo for the past typhoon we had the last days. And now, Lord, I am praying for you that anyone who could watch this video would be blessed. In Jesus' name I pray, amen and amen. Ngayong gabi, my dear brethren in Christ, babalik ako sa Tagalog speaking para madali. So here is it. Nung nakaraan istorya, i-recap ko kaunti para maalaala natin yung last na story. So, si Eva at saka si Adam, andun sila sa tubig dagat, nagbabad. Because they are planning to pray to God for 35 days. But it was hindi nila natapos kasi may nanggugulo sa kanila. At sino man yung nanggugulo? Of course, naturally, there is no other. Satan was the one who made the gulo. And even now, walang ibang manggugulo. It is Satan alone. Kaya ang Panginoon, hindi man yan magulo. Ayaw ng Panginoon na magka-problema tayo, my dear friend. Ang gusto ng Panginoon na palagi tayong masaya, wala tayong struggle, but just because of Satan, so this is it. So, hindi nila natapos ni Adam at saka ni Eve yung pagpa-fasting nila in the water. So, nagbabad sila sa tubig, dagat. So, ganyan. At dahil doon sa lungkot ni Adam, na bakit huminto si Eve sa pagdadasal doon sa medyo malayo kay Adam, sobrang lungkot ni Adam. Hanggang pinukpok niya yung dibdib niya, hanggang natumba siya sa tubig. At dumating yung Panginoong Diyos. Sinabihan si Adam na, bumangon ka, Adam. Umalis kayo sa tubig at punta kayo sa dalampasigan, sa mataas na lugar. So pumunta sila doon. At si Adam, nakipag-usap kay Eve, sabi ni Adam, na mataas na boses, Eva, sino bang nag-utos sa'yo na puntahan mo ako dito, ha? At si Eva, parang medyo malumanay ang boses niya dahil hindi niya tinapos yung 35 days. Sabi ni Eva, kasi may anghel na pumunta sa akin doon na inutosan daw siya ng Diyos na pinatawad na daw tayo sa kasalanan natin at puntahan ka namin dito
Sumama pa nga siya nang pumunta dito eh. Pero pagdating namin dito, eh, bigla siyang nawala sa harapan ko. Ewan ko kung saan siya. Then Adam, nagsabi si Adam, mataas pa din na ang boses. O Panginoong Diyos, ang diablo yun. Poor Diyos, poor Santo, bakit ang dali? Bakit iba? Ang dali mo bang maniwala? Maniniwala? Tapos naisip ni Adam, naku, hindi ko ito pagalitan kasi naawa ako sa kanya. Ito si Eva, madali talaga itong maano, madala. Tapos sabi ni Adam, o sige na, tayo na sa kuweba, uuwi na tayo. Babalik na tayo doon. At nang dumating sila sa kuweba, siyempre gabi na yun. So, siyempre namahinga sila kasi gabi na. And then, in the following morning, sabi ni Adam kay Eva, Eva, naisip ko na pupunta tayo sa bundok. Sa may bandang kanluran ng Harden. At magdasal doon. At hihingi tayo ng pagkain natin ang nanggagaling sa Harden. Mga prutas ba? Dahil tuyong-tuyo na tayo, oh, tingnan mo. At ako'y uhaw na. Ikaw iba, hindi ka ba nauuhaw? At nagutom? So, tinanong niya si Iba, din si Iba, sumagot. Nauhaw at gutom na ako masyado. Adam, o sige Adam, punta tayo. At tayo na. So, pumunta sila doon. Sa mataas na bundok, at nakatayo lamang sila at nagdasal at itinaas nila ang kanilang mga kamay at si Adam nagsabi sa Panginoon, Panginoong Diyos, ang gumawa sa akin at inutusan mo ang apat na mga elemento para sila ay magsama-sama at nangyari yun. Dahil sa kagustuhan mo, O Diyos. Tapos ginawa mo ako at naging isang elemento na lamang. Yun ang alikabok sa lupa at dinala mo ako sa Harden sa may alas 3 ng hapon sa araw ng Biyernes. At hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kuiba sa kayamanan. So, my dear friends, ano ba yung four elements of man, of Adam, of man, we? What are those four elements? As far as I know, according to Genesis chapter 2, verses 6 to 7, it says na, at kayo na lang yung maghahanap mo. Sa Bible, mabasa mo yan, Genesis 2, 6, verse 6 to 7. And these four elements are water, earth, air, and fire. So I remember this song. You are my potter, and I am the clay. Mold me and make me, this is what I say. Oh, that is it. Di ba kung magawa tayo ng pot or kulon, kuha tayo ng yung lupa na pinipili talaga for making pot. So, pinili yung mga lupa na yun. So, probably, surely na itong
alikabok na ginawa kay Adam, ginawa sa Panginoon kay Adam to form a man, yung lupa ito na selected. Then, di ba kung magawa tag, gawa tayo ng path, may water, tapos pagkatapos na, form na, with water, ganon ganon. And then, of course, there is water, i-mix niyan. Tapos, iganyan mo, pa sa hangin, pahanginan, para siya tumuyo at tumigas. And then, after that, you are, that pot is going to burn with fire. So that is the elements of man. Remember, water, earth, air, and fire equals man. So, ganito. Sa umpisa, nagpapatuloy si Adam. Hindi ko alam kung mayroon bang araw at mayroon bang gabi. Kasi nung ginawa mo ako, maganda ang nakita kong kapaligiran ko sa hardin. At isa pa, Panginoon, sa may alas 3 ng hapon ng Biyernes na ginawa mo ako, dinala mo sa akin ang mga hayop, mga leon, mga otrits, mga ibon, sa himpapawid, at ang lahat na umiikot sa balat ng lupa na ginawa mo silang mas una pa sa akin sa may bandang alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. At inutusan mo ako na bigyan ko sila ng mga pangalan sa isa't isa na ayon sa kanilang uri. Binigyan mo ako ng kaalaman at pag-intindi at malinis na puso at tamang pag-iisip. Nabigyan ko silang mga pangalan ayon sa kagustuhan mo at sa isip mo, o Panginoon. Panginoon, mula noon na binigyan ko sila ng mga pangalan, sila ay sumunod sa akin. Wala ni isa sa kanila ay titiwalag ayon sa utos mo sa akin na ako. Sa akin na ako ang tagabantay sa kanila. Pero ngayon sila ay parang hindi na ako nakilala sa kanila. Lumayo sila sa akin. And my dear friends, I'm going to pause here the story. It hurts to say goodbye, but I have nothing to do but to say bye-bye. But don't forget to like, to share, or to subscribe my channel. God bless you all. To God be all the glory. And God loves you. Bye-bye. See you again.